Yes, sir. Good evening sa inyo, mga kaibigan. So, mayroon lang akong gustong ipakita sa inyo na malupit ngayon. Siguro naman, kung ano yung mga nakita nyo sa akin about construction, sa bahay, pagsisiminto. Ngayon, iibahin ko naman. Magugulat kayo sa gagawin ko. Aantayin ko mga comment nyo sa akin. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yun. Nakikita nyo ba to? Nakikita nyo to? Yan. Para sa bayan to? Yun ang tanong. Ito, ginawa ko to. Kaya lang, balak ko sana kanina ipakita sa inyo. Alang ang ingay ng grinder. Kung nakikita nyo to, saan nyo na malalaman to? Ito PVC. Tapos, ito ang kasama niyan. Yan ang magka-partner niyan. Gagawa ko ng malupit na mamamangha kayo. So, marami kayong makikita. Diba sinabi ko sa inyo na marami kayong matutunan sa akin. Itong ginawa ko na to, ilan pa lang to. Dapat meron ako mga siguro 10 piraso nito. Tapos ito. Para makita nyo kung ano dapat kong gawin dyan, papakita ko sa inyo yung bibilihin nyo sa akin. Sigurado yan. Iba akong mag-convince sa inyo. Papakita ko sa inyo yan. Ito, papakita ko sa inyo to. Kung nakita nyo to, ito, yan, magkakapares yan. Tapos ito naman, ito na yan, bro. Nakita nyo yung tali na yan? Sasabihin ko muna kayo. Sa, ito rin mamaya nyo pa malalaman kung ano to. Yan ang mga materialis na gagamitin ko para lalo kayo mamangha, sasabihin nyo. Paano gagawin yan? Ipapakita ko rin sa inyo. Nakita nyo ba to? Yan. Yan. Dalawa. Tatlo. Ibang kulay naman yan. Apat. Ha? Pag ginawa ko to, dapat mag-order kayo. Kasi, siyempre gawa ko yan. Yung sabihin, yung gagawin ko na malupit, talagang mapapakinabangan natin yan. Siguro, alam nyo naman ang background ko. So, talagang alam ko tong gawin. Ito naman. Kita nyo yan. Diba? Jubos yan, diba? Pangtina yan. Ito, yellow. Ito, green. Apat na piraso yan. Tapos ito, red. Brown. Nakita nyo na yan, di ba? Ibabalik ko yan dito. Kasi hindi nyo pa mapipicture yan kung ano dapat kong gawin yan sa jukos na yan. Kasi yung kanina, ito may kulay na to. Nakita nyo to? Nakita nyo yan. Ito yung tinatawag na stainless na ring. Ring yan, ring. Yan ang mga component nito na gagawin ko. So ito, babalik ko muna to dito. Itong nandito, ibang klase ito. Wala siyang kulay. Clear yan, clear. Para sa kaalaman ninyo, makikita nyo yan sa akin. Marami yan. Kasi gusto ko kayong bintahan nito. Nakita nyo yan? Yeah. O, di ba? Puti. Mag-order kayo sa akin kung anong kulay gusto nyong ipaghaluin ko. Kunyari, ito yan ha. Papakita ko sa inyo yan. Nakita nyo yan. Halimbawa, gusto nyo ng red and yellow. Yung kaputol, yellow. Yung kaputol ay red. Diba? Ang kalahati noon ay puti. Magiging 3 colors siya. Sa dalawang ganito, tatlong kulay makikita nyo. Sample ko yan ha. Dahil apat silang magkakasama. Itong apat na to, gagawa ko ng iba-ibang kulay nito. Pag nagawa ko na to, mag-o-order kayo sa akin kung ano yung maganda sa tingin ninyo. Tapos yung price nito na gagawin ko, pag nabuo ko na to, saka nyo na malalaman nyo. Pag nag-comment na kayo at kailangan nyo at gusto nyo. Ito naman, yan ang kasama niya, strap yan. Kita niyo yung strap niyan? Ito yung itatali niyo sa dulo-dulo. Kung alam niyo nang ibig ko sabihin, ito yung ginagamit namin sa field na pang jungle hammock. Ibig sabihin nun, yung jungle hammock na yun, duyan. Para pag nakaiga ka doon sa duyan, hindi ka nakalapat sa lupa. Pag nakita niyo na yun, dahil pare-parehas lang naman natali yan, magkakaibang kulay nga lang, yung isa may kulay na ito. Ito may kulay na to, ito, kukulayan ko lang. Depende sa gusto ninyo. Kasi ito isang color lang to eh. So ito, pwede kong gawin yan ng tatlong kulay, depende sa gusto ninyo. Kaya ibig sabihin, pag ito nagawa ko na clear na white na to, para hindi dumiin sa inyo, kayo ang magre-request kung anong kulay gusto ninyo sa apat na kulay. Ayos ba? Very simple lang. Pag nabuo ko na yung isa, ipapakita ko sa inyo yon. Ididimo ko sa inyo yon kung paano gagawin. Check kung masisiyahan kayo. Lalo na pag mag-summer na, yun ang tinatawag na pag gusto nyong mag-relax, nakaiga kayo, magpahangin, nandun kayo sa doyan na ginawa ko. Yung sinasabi kong jungle hammock. Sa katunayan, dapat di ko na ito gagawin dapat ngayon. Pero dahil maraming nagko-comment sa akin, yung mga tinatawag na DIY, construction sa bahay, naalala ko to na dati kong ginagawa to nung ako'y active pa. Sabi ko, aba, gusto kong i-share sa mga viewer ko. At the same time, magkakafe.
natira pa ako. Kasi bibinta ko to sa inyo. Tandaan nyo yan. Sa abot, kaya nyo lang to. I-update ko na lang kayo ha, mga kaibigan. Kasi itong gagawin ko na to, alam ko mamamangha kayo. Kasi never na nakita nyo pa to na gagawin kung ako lang mismo. Kung paano ko to mabubuo. Sasampo lang ko kayo to mamaya siguro. Gagawin ko. Mamaya, let's go baby. Ngayon mag-start na ako. Huwag mong upuan yan boy, kasi gagamitin ko yan. Kakailanganin ko yan. Tatanggalin ko na, babaklasin ko na. Marami akong naturuan nito. So, kung gusto mong magkaroon ng tinatawag na additional income, ginagawa ko to noon para magkaroon ako ng additional income. Nag-aaral yung mga anak ko, sila Kat, sila Pao. Yung sahod ko noon, para sa kanila yun. Para magkaroon akong pansarili kong tinatawag na yung mga pangangailangan ko. Ito ang ginawa ko noon. Naisip ko to kasi nakikita ko sa kanila. Kaya ko rin gawin yan kasi ginagawa nila eh. Ibig sabihin, pag kaya nila, kaya ko rin. Dapat hindi kayo magkaroon ng ano nito pagkakamali kasi pag nagkamali kayo nito, ang hirap ayusin. So ngayon ito yan. Yan boy, dito ko yan ilalagay para hindi siya magkabuhol-buhol. Buti na lang mayroon pang isang nakatali. Yan o, nabuhol na siya, di ba? Ngayon yan, may papasok ko pa uli dito yan. So okay na. So ngayon ito, yan. Ito, makikita nyo kung paano ko ito gagawin. Mahirap, pero habang wala akong magawa dito sa bahay, gagawin ko to para meron ako nagagawa. Ibig sabihin, very simple lang itong gagawin. Ayan, no, tingnan mo ha. Ayan. Tatanggalin ko yan isa-isa hanggang doon sa pinakadulo niya para hindi siya magpulupot. Kasi oras na hindi ka marunong gumawa nito, mapupulupot yan. Hindi mo na siya magagawang doyan. Doyan nga palang tawag nito ha, gagawin ko. Ito, magtataka kayo bakit ganito siya. Bubuuin ko to, ipapakita ko sa inyo kung paano kumagawa ito. Yung mga pinakita ko sa iyo kanina, yung ring, ito. Ito, sila lang ang magkakasama niyan. Paano ko siya magagawa? Mabubuo ko yan. Tagal ko nang di nagawa to, pero dahil talented ako boy, di ba? Yeah. So ngayon, pag naabot mo na yung pinaka isang buhol nito, kaya dinidimo ko sa inyo para alam ko maraming magtatanong sa akin nito. O ito na, nandito na isang buhol niyan. Ibig sabihin na natin mga 100 meters to. So tatanggalin ko yung buhol niya para malaman nyo kung anong purpose. Ito na, nakita nyo to. So ngayon, ipapasok ko yan dito. Dito ko yan ilalagay. So yan ha, nakita nyo yan. Ganun ang paggawa ko nito. So pag nabuo ko na yung isa na yan, lahat ng nandito, kailangan mailagay ko dito. Para pag nagtahi ako ng doyan, di ako mahirapan. Lahat naman ang gagawin ko, ididimo ko sa inyo para makita nyo. I-update ko kayo mamaya uli. Kung gagawin ko na yung kung paano ko siya bubuin, i-update ko kayo. Ibig sabihin, ito na yan. Lahat ng ito, lalagyan ko nito. Para tuloy-tuloy lang pagtatahi ko. So, update ko kayo mamaya ha. Diyan lang kayo mga kapatid. Oy, ito nga pala yung continuation ng ginagawa ko ha. Ngayon, ito, gagawa muna ako ng umpisa. Ipapakita ko sa inyo para yung mga katanungan nyo sa akin, konti na lang. Ganito ang umpisa nito. Pag nagawa ko na to, bibilangin ko kung ilan para yung lapad. Iyon yung purpose nung ginawa ko, pinakita ko sa inyo. Yan ang i-ano mo yan, i-adjust mo yan. Kung magtatanong naman kayo, ang tawag nito, sikwan. Ito, sa amin tawag nito, sagpang. Yung gumagawa ng pinaka-pattern ng butas. Ganun lang yan. Matagal-tagal itong gawin, pero pansamantala, dinidimo ko na sa inyo. Para hindi kayo magtanong sa akin pa, paano ginagawa? Ito yan. Kung magtatanong kayo, bakit ganito kahaba? Dapat nga ganyan lang. Kaso, ganito kahaba dahil wala akong pagtalian. So, ganito ang ginawa ko. Ganyan lang. Yan, very simple lang, di ba? So, okay lang naman na ipakita ko sa inyo kasi kahit anong gawin ninyo, pag hindi nyo pa nagawa ito, mahirapan kayo. Ito pala, may bilang to ah. Depende yan sa lapad na gusto mong kailangan. Pero masyadong malaki na, hindi na pwedeng. Pangit naman, dapat mga ang size, mga kasinlaki na yun. Sakto lang, dalawang tao. So ngayon, dahil nang ganyan ko na siya, so ganito naman ang gagawin na. Lilipat naman ako sa kabila para mabilis. Kasi medyo, pag nakagawa ko na ng pattern nito, medyo may kabilisan na yan. Ganyan naman, o diba? So harap naman ako sa inyo. Kailangan pantay-pantayan. Kaya meron ako nito dahil itong pantay-pantayan laki niya. Yung butas ng nito. Yan ang format niyan. So ngayon papasok mo dito, ibubuhol mo siya ng ganyan. Pero ito natutunan ko to sa amin sa Navy. Although hindi ako Navy ha. Sa Seaman, yan ang mga tawag sa kanila. Yung pagtatali nito. Katulad yan, itnat yan. Kailangan itnat ang gawa para hindi siya matanggal. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo mamaya, pag malaki na to, pag buo na, almost buo na, ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya mabubuong doyan, yung ilalagay yung ring. Mamaya, update ko ulit kayo at dinadahan-dahan ko na itong ipakita sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Let's go, baby! So, nakita mo na. So, ngayon, bubuoyin ko na ito, boy. Ito na ngayon yan. Lalagyan ko na siya ng ring. Ganito lang paggawa niyan. Diba?
ba? Very simple lang, okay. Hindi, actually, talagang gusto ko itong matapos na makita nyo para pag nakita rin nila na nakagawa na ako, doon nila malalaman kung gaano rin kahirap gawin. Pero siyempre sa akin, alam mo na, nakasanayan ko na to. Kaya lang sa tagal kong hindi naggawa nito, parang nangangamuti na naman ako. Ang size nito, yung haba niyan, sakto sa akin yan, sukat sa akin. Siguro, magtataka na naman kayo kung bakit may ginagawa na naman akong kakaiba. Basta, pagka nagawa ko na to, ha, nakita nyo na to, order na kayo sa akin at gagandahan ko pa. Tama-tama to sa swimming natin. So ngayon, ilalak ko siya dito. Kita mo yan? Kita mo? Di ba? Ang ganda. Lock yan dito. Yan, kailangan nakalock. May orasyon pa. Mga kaibigan, ganyan ang porma niyan. Parang ganyan na ganyan ang dating niyan, no? Kita mo? Yan, di ba? So, pag humiga si Jester dyan, sulp na sulp ka po eh. Yung mag-order sa akin nito, talagang worth it yan dahil tingnan mo naman, no? Pawis ako. So, ngayon, tapos na po. Pero ang katapusan nito dapat masubukan. Di ba? Ito yung panali. Ito yung tatali natin yan para hindi siya ganun na. Kailangan matesting natin ito, boy, para wala kang masabi sa akin. Testing na lang. Basta masarap mong higa-higa dito, boy. Ayos ba? Para siguradong kung malaglag man, ako lang. Siyempre yan, nag-ano pa yan eh. Teka, ayusin natin tali. Ayan ha. So kung gusto mo mag-relax, di ba? Ayan ha. Matulog yan. Siyempre, pumot na lang tsaka unan. Pagka gusto mo mag-relax ng... Yeah, dyan. Pwede na dito. Magpahangin-hangin ka. Yeah, kapag may nabalais dito sa house, dito na matutulog. Oo, dito na. Kaya lang, huwag kang pag-umulan, manggiyan ka dito. At least malamig. Great. Para ko na kaya. So, pero pinakatabisan, boy, ikaw din para alaman nila yung size. Ayan. Ayan, no? Grabe, oh. Ang haba sa iyo. Ang haba, parang ano ito. Size ko sa kasi yan eh. Oh, size niya yan. Sabihin, lahat na ng tao dito, pag kay Daddy Boomy, pag bumaksak siya, di pa matibay. Oh, no. Kinayaan na kay Daddy Boomy. Sabihin, lahat na ng tao dito, approve na dito. Hindi na madidisgrasya. Yan, di ba? Alam niyo na, order na kayo. So, hanggang dito na lang itong ginawa ko ngayon, na sample ko sa inyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo, kaya like, comment, and subscribe sa akin. Comment down below kung gusto niyo magkaroon ng ganito. Mag-comment kayo at umorder na kayo. Let's go, baby!